Mga kapuso, huwag kalimutang magdala ng pananggalang sa araw ngayong kabi-kabila na naman ng mga swimming at beach outing. Ang paulit-ulit kasing pagbibilad ng walang proteksyon pwedeng mauwi sa ilang problema sa balat. Balitang halili, Danuting Kuko. Panyo sa mukha, magkapatong na t-shirt, makapal na pantalon, medyas, guantes at sombrero. Ito raw ang pananggalang sa sikat ng araw ng street sweeper na si Aling Senaida. Dati maputi-puti pa ako, ngayon maitim na sa sobrang bilad ng init. Kung tutusin, natural na reaksyon daw ng katawan ang pangingitim ng balat. Dalawang klaseng ultraviolet rays ang tumatama sa balat pag nabilad sa araw. Ang UVB na bababaw ang tama at sanhi ng sunburn. At UVA naman na pwede magdulot ng skin cancer kalaunan. Ang ginagawa ng UV rays is to not only destroy the DNA of the cells causing skin damage, it can also damage the immune system response of the skin, no? Meaning yung immune system is the ability of the skin na mag-heal. Mas lumalala rin daw ang sunburn, lalo na kapag may mga iniinom na gamot tulad ng antihypertension, diuretic, pain reliever, antipsychotic, at ilang antibiotic tulad ng doxycycline, maging shaving cream at mga pampaputi. Okay lang magpaputi, pero kung hindi ka lang magsa-sunblock, huwag na lang po magpaputi. The more na pag naarawan ka, lalo ka pang mangingitim. At the same time, it can cause permanent pigmentation pa. Ang paulit-ulit na pagbibilad sa araw ng walang proteksyon pwedeng mauwi sa pekas, photo-aging o pangungulubot ng balat at skin cancer. The sun actually produces free radicals na tinatawag. Yung free radicals na yon can actually destroy the cells of the body, particularly the skin. At hindi porket malamig na ang panahon, absuelto ka na sa sunburn. Kahit nasa Baguio raw, makabubuting iwasan ang sun exposure mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pero kung di maiwasang lumabas, magsuot ng pananggalang. Paglilinaw ng mga eksperto, ang proteksyon sa araw wala sa kulay ng damit, kundi nasa tela nito. Kaya kung bibili ng damit pantag-init, siguruhin daw na tightly woven ang tela. Hindi ito nadadaan sa kapal o nipis. Pero para malaman ninyo kung tightly woven ang tela ng inyong bibiling damit, pwede ito itapat sa araw o anumang light source. Ang tightly woven na tela o yung marami ang hibla kada pulgada, hindi tinatagusan ng ilaw pag tinapat sa araw, katulad ng shorts na ito. Kaiba ito sa ilang sinuri naming t-shirt at blouse na kapag tinapat sa araw, nasisilipan ng ilaw. Kung gagamit ng sunscreen, hanapin ang etiketang broad spectrum na ibig sabihin ang proteksyon ay sa parehong UVA at UVB rays. Importante rin ang SPF nito, nasa 50 pataas dapat. Ang sunblock, kapag nakasulat na SPF 10 halimbawa, ang nangyayari dyan is you compute 10 times 20. So, ang mangyayari is 200, diba? So, that means, with the proper application, yung right amount, it will protect you for 200 minutes. Huwag din daw magtipid sa sunscreen. Dapat katumbas ng 6 na kutsarita ang gamitin sa bawat application. Ulitin din ang paglalagay ng sunscreen kada 2 oras. Danuting Kuko, GMA News.